Malaman kung talagang pinik nila yan. Pero hindi. Siya yung, so si Ninya yung gugustuhin yung iduo, no? Na kayo pa yung kakargahin. Oh. Okay yung mga ganyan kasama. Okay, so is it, official game ba, no? Will it be official game, ladies and gents? Wala yata nag-chat eh. Oh, wala nag-chat. Okay, so they're actually gonna be picking Zilong. So, okay, so ipapasa na namin sa casters. Nagulat ako ha. Casters, take it away. Pero ito na nga. Yan, magandang tanghali sa lahat na nanonood sa atin ngayon, ha. Welcome dito sa lugar ng mga lugar ng mga tigasin. Yeah, totoo yan. Tigasin ng Land of Dawn. So kami pala magiging shoutcaster nyo. Ako pala si Rob na once again kasama ko dito si Ives. Pero nagulat kami dito kasi may pick na Zilong dito, ang SGD, which is ay kalakta namin it's a tech na hindi sila nakapag-ban. Pero mukhang ilalaban yata nila. Oo. Baka ito yung mga pinag-uusapan natin kanina, Boss Rob, no, na ito yung baka mga bagong metang pauusuhin ng mga team natin ngayon. Totoo yan. Ako, i-assume ko ang Zilong nila si Kenji. Ah. I-assume kasi siya talaga ang offlaner. Pero ito, guys, like we've said, si Ninya rito, one of the girl, the only girl ng MPL natin ng Season 5, will be playing the Grok. So wala sa kanila ngayon si Haze. Tsaka ito kasi sinasabi mo kanina, Boss Rob, na mahilig ang SGD dito eh. Pag unorthodox na ano talaga eh. Totoo, totoo. Na mga pick eh, no? Sila yung mahilig sa ganito eh. So, pero ito lang, may namatay na. Ang Onyx, naka-isa na. At ito, naka-dalawa na. Yep. Actually, naka-dalawa sila doon. Very good pick-up para sa Onyx. Magandang start to. Especially dito. Ginawa na ng ng Onyx tong ganitong setup. Yung pina-funnel nila si Wise as parang almost the same ng ginawa ng playbook kanina. Yung kay Iniel, pinanin nila yung the carry. Kaso the difference in this match, ang ganda nung simula. Kaagad dito ng Onyx PH. And, kanina sila yung naunahan eh, no? Totoo. So, at yun yung nakakatakot dito. Ha? Kasi pag hindi mo na-disrupt ang farming ng isang carry, especially yung Grok, yes, matigas yan. Pero para sa isang carry, walang matigas na tanke pag carry ang kaharap. It's all because of the true damage. Nagiging papel eh, no? Napupunit eh, no? Pero ito na nga, mukhang si 3-on-1 nila dito. So, papasukin nila yung Torek. Oh, patay ang Zilong natin, guys. Yep. Denive talaga nila, no? Even my Venus towards that. Pero ito, ladies and gentlemen, 2 minutes into the game, 0-4 dito, lamang ang Onyx PH. Yan ang nakakatakot, like we've said. Wise dito, mga kaibigan. Lamang na lamang in terms of map control as well ang Onyx PH. Lamang 2,000 lead. It's a 2,000 lead in 2 minutes. Almost 3 pa lang tayo. Medyo mabilis ang pangyayari ngayon. Pero ito na nga, mukhang may binaplanong hindi maganda para sa ang Onyx dito, para sa SGD. Pero ito na nga, naabutan nila hit dito. Pero ito, mukhang mamamatay. Yun na nga. Wow, ganda ng pagkakabato doon ni Dilar. Pero dito, ladies and gentlemen, Onyx PH is just want to deny yung red buff dito ng SGD Omega. And napansin nila rin dito na the Zilong gagana sa top lane. So, magandang read dito para sa SGD na ilipat ko na yung Zilong sa may bottom lane. Pero up until this point, hindi ko pa rin gets kung yung reasoning why they would actually pick a Zilong dito sa laban na to. Para may gusto siguro silang itry, no? Pero ang sakit nun, na namatayan ka na nakaawang ka pa. Ang sakit sa mayari. Out of meta to. Pero to, ladies and gentlemen, pumasok dito. Oh my, Venus will going against ang sakit ng true damage dito ni Wise. Patay na rin dito as well, the Claude. Susunod pa rito yung Grok. 2-0. Wala pang nababawi dito ang SGD Omega. And slowly, nagsusnowball na rito ang Onyx PH. This is actually a different game compared nung game number 1 natin. Almost 20 minutes. And Heat will also gonna fall down. 0-9, mga kaibigan. Almost 4 minutes into the game. Kakalabas pa lang ng turtle. And I think the first tower would actually go down. Ito, mahirap dito, parang ibig sabihin. Yung pagkakasiba. Yung Alice kasi is one of the hero na scaling. Yan yung mga hero na hindi gumagana na pagka behind. As much as possible, lamang ka. Pangalawa, you have enough orbs. Meron kasi isang orbs na kinukuha. Doon yun talagang nagpapalakas sa isang Alice. Pero sa nangyayari ngayon, nahihirapan dito SGD na makakambak. The only way na possibly na makabalik sila rito is they have to win a single clash. Dapat na ma-wipe out nila. Oo, kasi unti-unti na to eh, mababasag tower sa top, susunod na yung bottom, then the mid, then it's a battle of attrition.
mahihirapan makabalik dito SGD Omega. Pinapasok na rin kasi ng Onyx yung ano, jungle ng SGD dito. Nananakawan na sila kaya lalo silang hindi makabawi. Totoo yan, totoo yan. Yung mga buffs, nakukuha na ng Onyx dito. Pero ito na nga, tignan natin sa mid, mukhang magtatagpo na naman. Kari, pinukunit na nga ito. Look at the damage. Napilitang mag-wild charge si Ninja just to get out the damage doon ni Wise. And that's gonna be a killing spree na manggagaling kay Wise. May tamang sipa dito. Iyak no going doon sa tier 2 turret. And will, the Claude will not gonna go down. Pero nakakuha na ng first kill naman dito ang SGD. It might be a good sign but not enough. Pero mega kill na rito si Dinar, mga kaibigan. Papasukin Wise, walang takot sa ilalim ng torre. Papasukin dalawa. Just gonna be a double kill dito from the carry. Oh my god. Ibes. Ang dami nangyayari dito. Sobrang pero hirap nang makabalik sa sa laban na to. Hindi makaporma SGD dito. Totoo, totoo. I'm not, gusto at sa tot sana no, may interview tayo. I really want to know the reasoning about the Zilong. Pero we'll be having that on another day dahil mamamatay na naman dito the Zilong itself. And Wise dito. Item, kung titignan mo, the item dito ng, oh my god, that's 5,800, almost tripling yung pera dito ng mga players ng SGD Omega. Tsaka, yun nga, pati ano lang, pero sa torre, isa lang, isa pa lang rin naman na nababasag, pero doon pa rin naman magkakabasihan niya. Siraan pa rin to ng base, hindi naman to paramihan ng base. Yes. Malay mo naman, diba? Magkaroon ng ano pa, tambak pa dito, pero pinamadali na ng Onyx, oh. Kaso kasi ano eh, yung hero kasi ng SGD Omega, yan yung mga hero na hindi masyadong nagsiscale up sa late game eh. Though, yung Claude possibly, pero kung naging ahead siya, kaya niyang papatayin yung carry, I mean, like a 50-50 situation. Pero sa ganitong sitwasyon na yung carry is sobrang lamang, mahirapan, mahirapan. Even the tank itself, hindi nila kayang isustain yung damage dito ni Wise. Mukhang minamadali na nga kasi talaga ng Onyx. Mukhang gutom. Oh, feeling ko hindi pa nananghalian tong mga to eh. Ang tagal na sabi, past game natin to guys kasi para makakain na tayo. Nagagalit na kasi kanina nabasa ko sa chat eh. Gutom na raw yung manager nila mo. Ito na nga minamadali na. Oo. So, mukhang gutom na gutom na si ano si Mili. Papatay pa yung sinong dito sa baba oh. Yes, hindi yes. Hindi nilalabas ang torre. Nako, pero ito sa taas. Tignan natin dito sa taas. Mukhang may namumuong clash dito. Tignan natin guys. Ayan na nga. Nag-godlike na ang carry. Ako po, binasag na. Yes. Binabasag pero, na ang torre. Well, this might be going dun nga sa Onyx dito, itong laban na to. Pero syempre, this gonna be only the second game, mga kaibigan. Ha? So, no. we will be seeing more dito sa SGD pa. This gonna be the last na itong araw na to para sa Onyx. Pero SGD dito, medyo hindi maganda yung ginawa nilang. Ako, I would assume this gonna be an only an experiment para sa sa team nila. This is not the usual SGD lineup. Pero we'll see. They're going sa, sila ang magiging last game natin. I think they're mamaya, no? Going against, walang iba lang naman, Sunspike lang naman yung huling kalaban ng SGD. Going back dito sa laro na to, grabe ang pinakita ng Onyx PH dito on the very first day ng WFH Charity Cup. Bukang magkakaroon tayo ng easy 2-0 para sa kanila. Ito na, hindi na. Look at Wise. Look at the damage. Lando grabe rito. Alice will gonna fall down. Ninja as well. Hindi na uuwi yung carry. Para what a savage. Wala na. Nag-savage pa rito si Wise. Yes. Yep. Gutom na gutom na talaga ang mga tiga. Ito yung guys. Literal na gutom. Gutom sa panalo. Gutom. Gutom na literal. Oh, literal. Pero yan. Tinata. Ang tagal, mas matagal yung paghihintay natin kaysa sa laro. Totoo yan. Hindi na-expect to. Kung ano yung tinagal nung first game natin, yun yung kinabilis na second game natin ngayong araw. I think it's only 8 minute lang, going 9, patapos na tong laban na to. And sadly, ano, dikitan mo isang, na lang yung torre, tapos na eh. Oh, totoo yan. Yeah. Isang torre lang nabasag dito, SGD Omega. Comeback potential, sa akin, almost none. Almost talaga, hindi na talaga kaya. Especially, ito na ang signature teleportation technique ng bawat team pagka nanalo. Kailangan gawin yun. Ritual yan eh, no? Madalas ko napapanood yun sa mga ano eh, pro. Oo, oh, ano kasi yun eh, parang ano yun eh, pang BM nila yun eh. Yes, totoo yan, totoo yan. Ito na nga, mukhang tatapusin na ng Onyx, pero ginalibag pa. Legendary. Look at the damage, mga kaibigan. Wise dito, getting very wise sa laban. Wala yan, I don't think na namatay siya rito sa laban na to. And with a savage under his belt. Oh, wala na. Hindi talaga, hindi na talaga. Kompleto sirkados na ang carry, wala na. Ayun oh, nagsasay. D4 ano raw? Gutom na talaga ramdam natin. Maraming ring nagtatanong sa ano natin bakit daw may Zilong.
Honestly guys, gusto ko ding malaman why. I would like to ask kung meron lang interview tayo to Coach Dane, bakit, para saan nga ba yung Zilong? Or we'll never know, we'll never know. Pagka nagkaroon tayo ng chance, tatanungin natin sila, bakit nga ba sila nag-Zilong? Actually kami rin nagulat kanina, kaya nga medyo na-pause kami nung nag-start kami. Akala namin magre-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 re
Pero eto na nga, oh. Medyo ano pa, pinatatagal pa dito, nakakadepensa pa ang SGD. Pero hindi na nga, yun na. Hindi na, yes. Dilikitan. Pero kudos pa rin sa SGD.